Sa inyong lahat. Andito na naman po ako. Ako po si Lucy Cribs. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe, click the like, and share, and leave a comment, and also hit the bell notification para updated kayo sa next video. Ang ating gagawin ngayon ay gagawa tayo ng tomato sauce. Ito po, nakikita nyo ang aking tomato dito. At ito'y gagawin nating tomato sauce. Pag magluluto kayo ng spaghetti, hindi nyo na kailangan bumili ng tomato sauce kasi may homemade na kayo na tomato sauce. So let's go guys, samahan nyo ako sa paggawa ng ating tomato sauce for today. Ang una nating gagawin ay hugasan ang lahat ng mga kamatis. Iwaan natin ito ng pa-ex para madali itong balatan mamaya. Magpakulo ng tubig at ilagay ang kamatis ng ilang segundo lamang, huwag patagalin. Pagkatapos ng ilang segundo, ito'y tatanggalin at ilagay ito agad sa pinakamalamig na tubig. Ang susunod na gagawin ay balatan lahat ng kamatis hanggang sa ito ay matapos. Ayan, tapos na nating nabalatan lahat ng ating kamatis. So next step tayo. Ang susunod na gagawin ay hatiin natin ito sa gitna at tatanggalin natin yung matigas na bagay na nasa gitna ng kamatis. At pagkatapos ay hihiwain natin ito ng maliliit. Tapos na nating nahiwa ang lahat ng kamatis, ngayon ay kailangan natin ng sibuyas. Ang sibuyas, hihiwain natin ito ng maliliit. So, tatlong piraso ang gamit ko dito. At kailangan din natin ng garlic. So, 4 pieces ng garlic ang gamit ko. Maglagay ng 2 tablespoon oil sa malaking kaserola. Ito'y painitin at ilagay ang ating bawang. Gisahin ito hanggang sa mag-golden brown ang color. At inix natin ang ating sibuyas. Gisahin ulit, haluin. Ayan, nag-brown na din ang ating sibuyas. So, ang next step, ilagay ang ating kamatis na hiniwa. Pagkatapos mailagay ang kamatis, ito'y ating hahaluin at atin itong pakukuluan ng 60 to 90 minutes hanggang sa makuha natin yung kanyang lapot na gusto natin. Maglagay ng asin, 1/2 teaspoon, 1/4 teaspoon black pepper powder, add 1 tablespoon oregano, at atin itong hahaluin ng mabuti. Naglagay ako dito ng 1/2 teaspoon of sugar, nasa sa inyo na po kung gusto nyo lagyan ng sugar, ito ay optional lamang. Mas gusto ko kasi yung sauce medyo matamis-tamis. Ituloy-tuloy lamang po ang ating paghahalo sa ating kamatis para hindi ito didikit. Pagkatapos ay inyo itong tikman kung tama na ba ito sa inyong panlasa. Kung kulang sa asin, dagdagan nyo ng asin. Ito na po yung ating kamatis. Pagkatapos natin siyang pinakuluan ng 60 to 90 minutes. So, ayan na po yung kanyang hitsura. So, ang gagawin natin ngayon ay tatanggalin ko siya sa kalan at atin itong i-blender. Ang pag-blender naman ay isang option na lamang. Pwede namang hindi nyo na i-blender na ganyan lang na medyo may buo-buo. Okay lang po yan kung wala kayong blender.
Pero ako, gumagamit ako dito ng blender para yung aking tomato sauce ay smooth na smooth talaga siya. So, continue lang sa pagbe-blender hanggang ito ay maging smooth. So, ayan po guys, tapos na ang ating tomato sauce. Tingnan nyo naman kung gaano siya kalapot. Napakasarap nito. I'm sure na magugustuhan nyo ito. At subukan nyo na din itong gawin. At mag-leave na kayo ng comment. Pa-share and pa-like na din po sa ating video. And hit the bell notification para updated kayo for the next video guys. So ayan po yung ating finished product ngayon ng ating tomato sauce. And sana ito ay magustuhan nyo. At ito'y itatry nyo din gawin sa inyong mga kamatis para hindi ito masayang. Hanggang dito na lamang po ang ating video for today. Thank you again. Thank you so much for watching. God bless po at ingat po tayong lahat guys. See you next video guys. Bye bye!